Amen. Grabe, mahal na malata ako. Hindi ko binigyan ng 5 piso yan, ha? Sabi nila, handsome. Tumaas ulit yung pano natin, palpit natin, ha? Oo, nung nakaraan, malito eh. Feeling ko matangkat ako nun kasi hanggang dito lang. Pagpasensya niyo yung boses ko. Hi! Sa mga bago pala, ako pala si Coach Francis. Wow. Walang boses, pero kumusta, Light the Blaze? Amen! Hindi ko kayo marinig. Alam niyo, pag Light the Blaze, dapat hanggang bubong yung energy niyan. One more time! Kumusta kayo, Light the Blaze? Ayan! Alright, that's more like it. And one more time, no, this is actually the third Sunday of the year. So let me just, allow me also to greet you a Happy New Year. Alright. Hindi pa naman siguro luma yun, no? Kasi bago pa naman, 3 Sundays pa lang. Ilang araw pa lamang na nagdaan. Ano pa ngayon? January 15. So, 15 days, new pa ang taon na ito. Sino di? Pumalakpak mo na pala lahat ng inaantok. Praise God! Alright! Alright! Ang daming inaantok! Praise God! Amen! Pero sino dito na pumasok yung taon na ito na ikaw ay meron kang ina-expect? Amen. Meron kang pinapanalangin na this year, tutugunin ni Lord. Amen. 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 Grabe, no? 15 years na din po yung church. Ah, sino dito 15 years old? Taas kamay. Ako lang. Alright, liars go to church. Yung mga 15 years old, taas kamay. Alright. Alright. Ayan, no? Alam nyo, yung 15 kayo, no? So, pinanganak din yung church 15 years ago. And now, kaya ka nandito kasi minsan isang araw may nag-invite. So, can I just encourage you to invite your loved ones sa darating nating anniversary service this coming Sunday. Amen? Sino excited? Alright! Alright! And this year, dire-diretso na tayo sa pag-uusapan natin. I pray na bawat Light Ablaze this year, you will be more stronger in trusting God. You will be stronger for God. You will be strong in God and with God. Amen? And this year, I pray sa bawat Light Ablaze, no? Ayan, kumusta? Hello? Ayun, ilang taon ka na, bro? Oy, magkaedad lang tayo. Grabe. Mundikan ma-multiply yung edad ko, 12. Pero, oo, magkaedad lang tayo past mga ilang taon pa. Pero alam mo yon, sana this year, no, panalangin natin, i-goal natin, that this year, I will be more obedient kay Lord. Amen. No, I will be more submissive kay Lord. Amen. Mas mamahalin ko ngayon si Lord this year. Amen. Kasi alam nyo, good news, no? Kung gaano ka minahal ng Panginoon last year, mas mamahalin ka pa ngayon. I mean, this year. Sino excited? Amen? Amen. And this year, I will listen to my light group leader more. Come on! Ayun, humina! Parang gumano, no? Amen. Katabi yung light group leader. Amen. Pero sino dito makikinig ka kasi mahal ka ng light group leader mo? Amen. Amen. And you know what? Ngayong hapon, pag-uusapan natin is all about, lo and behold, commitment. Sabihin mo nga sa katabi mo, commitment. Alright. Sino nakakaintindi ng commitment? Ano yung commitment nga ba? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yung ibig sabihin ng commitment? No, bakit kailangan natin pag-usapan itong commitment na ito? Alam nyo ba, youth? No, alam nyo, this past few years, actually, this generation, alam nyo, sabi nila, we are living in a generation where a lot of people is scared to commit. Or, hindi ginagawa kung ano yung pinag-commitan nila. Andiyan ka ba? Alam mo, sabi nila, we are living into that generation. Sabi niya, gagawin ko to ngayon, Lord, ipasa mo lang ako sa exam, maglilingkod ako sa'yo. Boom! Pumasa! Pagkatapos, Lord, next time na lang. Andiyan ka ba? Lord, bigay mo sa akin itong trabaho na to, Panginoon. Promise ko sa iyo, magta-tights ako, pero wala naman. Andiyan ka ba? No? Magko-commit ka, tapos andito ka, I have decided. Tapos paglabas sa church, ay, grabe yung bebe, pumuputok, parang fireworks. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ganun. Huwag ganun, grabe, no? Tapos paglabag ka, no? Mga kasama mo yung katropa mo, magko-commit ka na kay Lord. Lord, dahil sinabi mo, hindi mo kalooban na ako ay sumama sa kanila, nagiinuman, nagyayosi. Grabe, shot puno! Come on! No, sabi mo ganun, hindi na ako sasama sa kanilang mga ganun, Lord. Bagkos, ako ay magiging example sa kanila. Tapos, lo and behold, maya-maya, no? Pre, tara. Hindi ako umiinom, eh. Saan ba yan? Huwag ganun!
No, tapos sasabihin mo, no, magko-commit na ako this year, Lord, hindi na po ako maglalaro ng puso ng mga kababaihan. Yan, come on boys, kaway-kaway. Amen, hindi ko na sila i-message to the left and to the right, from the front to the back. Come on, andiyan ka ba, no, magme-message, slide into the DMs. Andiyan kami message mo, Lord, hindi ko na talaga gagawin yun. I will respect and honor women, girls, ladies. Yan. No? Kasi nga, pag ako meron akong kapatid, tas ginawa sa akin, kapatid ko yon, hindi ko mapapatawad sila. Tapos ikaw, no? Mukhang crush ko to, ha? You look like my next girlfriend. Ay! Huwag ganon! Huwag ka ganon! Tapos yung babae naman, oh nga, Lord, hindi na po ako talaga mag-i-entertain ng mga ano, ganyan ka pa. Tapos nung mag-message sa'yo, biglang, uy, kumain ka na ba? Ah, grabe, agad-agad, ang dami nakaka-relate dito sa kaliwa, on the left corner. Pero you know what? This year, Lord, magko-commit ako kung pag sinabi mong mali, mali. Pero pag sinabi mong tama, let's go! Andiyan ka ba? Amen! And this year, I pray, no? Pag sinabi mong, Lord, maglilingkod ako sa'yo, I pray maglingkod tayo sa Lord. Amen! I pray that this year, we get to love more. I mean, we get to love God more. Amen. No? Grabe kasi talaga ngayon, ang dami nagpa-promise, tapos bukas nakalimutan na. No? Grabe. Alam mo, commitment yon. Yung mga sinasabi mo, kaya nga ako, dati nung bata ako, pag sinabi sa akin, nung mga nakakatanda sa akin, sige, pag ikaw natulog ka ngayong hapon, kakain tayo sa Jollibee, natulog ako. Tapos pagkagising ko, wala namang Jollibee. Eh di, mabuti nga, pinatulog kita, tatangkad ka, wala namang nangyari. Wala pang Jollibee, wala pang height, ano na. So, iniisip ko, bakit ganun, hindi sila nagko-commit sa word nila? No, sabi mo sa akin, pag ako natulog, magja-Jollibee tayo. No, nung bata ako, pero wala namang Jollibee. Pero alam mo, sa mga bawat isa sa atin, pag magbibitaw tayo ng salita, lalo na pag sinabi mo, pupunta ako dyan dahil anong oras ng service natin? 1:30, hindi ako malilate, tapos dumating ka, 1:50. Come on! Konti na lang, 1:30 pa naman yung service eh. On the way na ako, Mars! Yan, on the way na. Pero 1:25, nasa bahay, hindi pa naliligo. Andiyan ka ba? Alright, tapos magla-light group kayo. Yes po, coach, pupunta ako dyan. Light group yan eh. Oo naman, gustong-gusto ko yung nagla-light group tayo. Ay, sorry coach, hindi ako pwede. Dahil masakit yung aking hintuturo. Grabe, lahat na lang ng sobrang maliliit na rason, masabi lang na hindi makapunta, gagawin, andiyan ka ba? Amen, no? Tapos yung coach mo talaga nagpipray, Lord, I pray na lumago itong hinahawakan kong ito. Kasi grabe talaga yung leader mo, committed talaga sa, para sa paglago mo, no? Tapos, ito ka naman. Pupunta talaga ako, Tay. Siyempre, hindi ka tayo iiwan. Yan! Siyempre, Nay! Ha? Till death do us part. Gaganon ka pa sa nanay mo, no? Tapos maya-maya, pag mag-ano na, nak, meron tayong ano, lift, meron tayong gathering of the gentlemen, meron tayong love and purity fest. Nay, sorry. Pupunta kasi kaming mall. Grabe. Sabihin mo ngayon, mag-commit ka na. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-commit ka na. Now, let's go back to commitment. Amen. Kailangan maintindihan natin to kasi why? Habang bata pa tayo, sana maintindihan natin kung gaano kabigat yung salitang commitment. Kung gaano kabigat yung sinasabi mo na promise. Promise Mars. Gaganyan pa kayo. Oo. Magba-blood compact pa kayo niyan. Tatanggalan ko ng dugo to pag hindi ko ginawa to sa'yo. Sinasabi ko. Pag sinabi ko, gagawin ko yan. Tapos after 5 hours, pasensya ka na. Kaya kailangan maintindihan natin yung salitang commitment. Commitment, lalong-lalo na hindi pa ako nagsisimula pag yung kalalakihan, kababaihan, no? Kasi nga yung generation natin ngayon, sobra, gustong-gusto lang yung fun-fun pero walang commitment. Napanaginipan kita. Napanaginipan kita eh. Kakasal daw tayo. Tumigil ka! 12 years old ka pa lang! Napaginipan na kita eh. Vision yon, vision. Oo, ang gusto mo lang, talaga, gusto mo, hinahatid mo lang siya pagka-uwi. Hatid kita. Commitment ko to.
Tapos, pag may nakakitang ibang ano, nakakita ng iba. Dati yun, ha? Commitment ko dati yun. Ngayon, iba na. Ayun, huwag ka ganon. Huwag ka ganon, January pa lang. Kaya ngayon, no, pag sinabi natin commitment, magkukumit ka talaga. Amen. Pag sinabi mong maglilingkod ka kay Lord, maglingkod ka kay Lord. Pag sinabi mong mali yan, Lord, di ko gagawin yan. 3 minutes later. Yun pa rin, no? Pag sinabi mo magde-devotion ka, Lord, pagkagising sa umaga, kukunin ko yung Bible ko. Siyempre yung cellphone ko na yon, kasi nandun yung Bible ko eh. Ay, may nag-message si Mars. Hindi na nakapag-devotion si sister at saka si brother. Amen. Commitment. Commitment din sa word ni Lord. Amen. Commitment sa alin? Sa worship. No, yung mga pinapakinggan mo ngayon, grabe, commitment. Dapat ang pinapakinggan mo na is mga alin, I love you, Lord. Eh, medyo boring. Yung mga bago naman, no? You turn grace into gardens. Hallelujah! Gaganon ka na, pero ngayon ang pinapakinggan mo, dahil nga, para ikaw ay in, committed ka na ngayon sa alin. Ting-ting-tang-tang lang. Mga ganon, pambihira ka naman. Mag-worship ka, Lord, I will praise you. Tingnan mo, Lord, sumasayaw ako dito sa, ano, sa, saan ka ba sumasayaw? Sa kubeta, no? Grabe, dati sa kubeta, nagpipraise, you know, praise and worship ka pa, no? Nothing is impossible. Ngayon sa kubeta, iba na. Ting, 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 ting. Huwag ganon. This year, magsisimula kayo ngayong taon, kaya talagang hindi aksidente na pag-uusapan natin yung commitment. Kasi why? Maging committed tayo kay Lord. Amen. Maging committed tayo sa salita ng Panginoon. Sabi nga, sa Psalm chapter 37, verse 5, it will be flashed on our screens. Sabi doon, pakibasa, commit you do to the Lord. Tapos sabi, trust and He will help you. Grabe, sabi doon, commit everything you do to the Lord. Grabe, lahat pala, lahat ng ginagawa natin, dapat kinukumit natin sa Lord. And nga pala, no, magkakaroon ako ng short announcement. This week, napapasok, bukas hanggang Friday, meron tayong Seek First. Alright, sino dito nakakalam ng Seek First? Alright, magkakaroon tayo ng, ano, ng prayer and fasting. Commitment din yan. No, commitment din yung prayer and fasting. That's a commitment that you make to the Lord. So sabihin mo, Lord, this week, magpipray ako. Lord, this week, no, mag-worship ako, and this week, Lord, nako, from Monday to Friday, hindi ako absent dyan. Number one, ilista mo ako dyan, Lord. Para sa'yo yan, come on. No, ilista mo ako dyan, Lord. Unang-una, 7 yung service, 6:50 pa lang, Panginoon, nakaload na ako dito. Grabe naman. And then 6:50 pa lang, nandito ka na, nung may message ka na sa light group mo, uy, magsiseek first na, revival night na. Arats tayo dito. Yun ang in, andiyan ka ba? No, commit everything you do to the Lord. No, trust Him and He will help you. Amen. Shall we all stand up? Sige, tayo tayo. Ang lahat ng, lahat ng mga inaantok ulit ay pumalakpak. Amen. All right, praise God. Grabe, antok na antok talaga si Aiden. Si Andre, no? Pero antok na antok. But you know what? Bago tayo magsimula, can we look to the Lord in prayer? Amen. No, we don't want to go further without His presence. Shall we close our eyes? Let's bow down our heads and let's all pray. Father, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Maraming salamat, Lord, dahil pinagkatipon-tipon mo po ang bawat isa. Lord God, despite, Lord God, of our differences, Lord God, different walks in life, Panginoon, different seasons in life. But Lord, we are here with only one purpose, and that is to know You, to know more about ourselves, Lord God, and to worship You, Lord God. So Lord, I pray, You would open up every heart. Buksan mo po ang bawat puso, bawat mata, bawat tenga, upang malaya kang makakilos sa bawat isa. Enlarge the capacity of our hearts today, God. Lord God, kahit sa aming mga murang kaisipan, Lord God, ay maunawaan namin, Panginoon, ang paksa na kung ano man ang aming pag-uusapan, Lord God. I pray also, Father, that You would just hide me under the shadow of Your wings, Father God. Use me, Lord God, in accordance to Your will, God. And Lord, may this word be an encouragement sa bawat isa, Lord God. Uuwi kami, Panginoon, later. Panginoon, na merong baon, Lord God, na pagkukumit kami sa Iyon, Lord, this year, more than just our strength, more than the relationships that we have here, more than the time, Panginoon, but it's all about You, Jesus. Maraming salamat po sapagkat may
plano ka sa bawat isa sapagkat wala pong aksidente sa iyo, sapagkat dakila ka at tapat ka sa aming mga buhay, Panginoon. So Lord, we continue to give you back the highest glory, the highest praise, in the matchless name and the magnificent name of our dear Lord Jesus Christ, at lahat ng mga pogit magagandang light ablaze ay sumigaw ng malakas na! Amen! Amen! Sige, tayo ay palakpakan si Lord. Amen! At makakaupo na tayo. Alright, tapos tapakin mo yung katabi mo, sabihin mo, commitment. Commitment. Amen. Alright, kanina na-flash natin, yung pag-uusapan natin is all about commitment, pero hindi lang patungkol sa commitment. Pero alin? Stronger commitment. Stronger in commitment. Kasi why? Talagang importante na bawat isa sa atin ay alin? Merong pundasyon kung bakit tayo nagko-commit. No? Kung bakit ka pumunta dito sa church na to ngayon? Sino dito may rason kung bakit ka pumunta sa church na to ngayon? Amen. Alam niyo ba commitment din yan every Sunday na pupunta ka dito? Na, Lord, kahit sila, pumunta silang mall, magmamarilaw sila, Panginoon, hindi ako, Lord, pipilian kita kasi commitment ko yun eh. Sila doon, Lord, magkakapi sila. Ganyan, no? Sila, Lord, magiinuman sila doon, pero hindi ako sasama sa kanila kasi nauna ako. Hindi, joke lang. No? Pero pupunta ka dito kasi why committed ka. Committed ka dyan sa katabi mo na lumago kayo together, no? Lumago kayo spiritually ng katabi mo sa Lord. Yung paglago mo din sa Lord, amen? Kung bakit ka pumupunta dito, because you are committed to the Lord. Amen. And I only have 3 points, no? I only have 3 key points to share to you today. And mabilis na mabilis lang, kaya kailangan talaga natin na tama yung pinaglalagyan natin ng commitment natin. I believe nga, kahit nga sa kaibigan mo, may commitment ka eh. Sa best friend mo, may commitment ka. Dapat dun sa mga kaano mo din, mga ka-fling-fling mo sa messenger. Naku, sinasabi ko sa'yo. Ay, hindi mo na ako mini-message ng good morning, ha? Ay, dati tinatanong mo ako ng kumain ka na ba? Ngayon, hindi na. No? Commitment din yan eh. Pag nagkakaroon ka ng commitment, but you know what? Sino dito nag-commit na magde-devotion ka? Amen? Alright, alam mo yung commitment din yan kay Lord. Commitment din yan. At sino dito mag-a-agree din na minsan manghihina ka para nakalimutan mo yung pinag-commit mo. Amen? Kahit nga sa ministry eh. Oh, real talk tayo ngayon. Teka lang, bako ko pumasok. No? Sa ministry nga eh. Dati nga, nag-commit kayo. Sabi mo, Lord, para sa'yo to. Ako pa ba? Grabe ka lang. Para sa'yo to talaga, Lord. Ilagay mo ako dyan sa listahan na yan. Maglilingkod ako sa'yo after 12 months. Hindi naman na kasi nila ako mahal. Hindi nila ako pinapansin dun, God. Kaya aalis na lang ako. Teka lang, kanino ka ba nag-commit? Teka lang muna. Eh kasi naman, Lord, ang dami-dami kong ginagawa. Ba't di ka kasi magsalita? No, eh kasi naman, Lord, ganyan-ganyan. No, sasabihin ni Lord, Lord, anak, kanino ka ba nag-commit? Ansa ka ba? O sige, magsisimula na tayo. Stronger in commitment, number one. Una, bago tayo magtuloy-tuloy, kailangan malakas ito sa atin. I'm gonna go straight. Number one, commitment to Christ. Ayan, kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka nagpapatuloy, kasi why? Committed ka kay Lord. Hindi ka committed dahil sobrang close kayo ng friendship mo dito. Paano pag umalis yan? Paano na? Tsaka ba? Amen. No, kaya ka nagla-light group, kasi why? Committed ka sa paglago mo ng alin, ng spiritual mo. Andiyan ka ba? No, hindi kasi ako a-attend na ng light group kasi nga, feeling ko pinag-chismisan ako ng mga yun. Pambira, wala naman chismisan dito. Walang ganyan, walang ganunan ha. No, magkaroon tayo ng unawaan sa light group, amen? Alright, tapos ganun no, dahil nga ikaw ay nakakommit kay Lord, sabi doon sa Matthew chapter 22, verses 37 to 38, basahin nating lahat, sabi doon, Jesus replied, anong sabi? With all? Amen. So if you want to truly love the Lord, you have to commit yourself to the Lord. Number one, commitment to Christ. Commitment to Christ, kung bakit ka nandito ngayon, nakaupo. Kung bakit ka nag-worship kanina, ano yung kanta natin kanina sa worship? No? I will worship. I will worship you. Di ba si Jesus yon, si God yon?
Hindi naman, I will worship you, cha. Come on. Hindi naman ganun yun eh. I will worship you, pastor. This is for you. Come on, take all the praise. Di ba hindi ganun? Kaya tayo nag-worship kasi kay Lord. Ultimately, first, no, kung bakit tayo naglilingkod, kung bakit tayo umaten dito. Because why? Stronger in commitment, ang commitment natin una kay Lord. Kung bakit ka naglilingkod, kung bakit kumaten, kung bakit ka nagla-light group, kung bakit ka nagde-devotion, kung bakit ka nagmi-ministry, unat sa pool, kasi why? You are committed to the Lord. Commitment in Christ, kaya ka nagbabago din ng buhay. Dati, grabe ka, ano? Uy, teka lang, may cellphone. Mukhang answered prayer ako today. Walang nakakita. Grabe, magnanakaw pala. Sikihan ka dati. Hindi, joke lang. Sikihan ka pala yun. Pero hindi, no? Dahil nga, binabago ka ni Lord, committed ka sa pagbabago mo. Dahil why? No? Committed ka din sa alin. Dahil mahal mo si Lord, committed ka kay Lord, committed ka din na magbago yung sarili mo. Amen. Amen. Dati, grabe ka magsinungaling. Amen. Mahal niyo pa ba ako? Amen. Grabe ka, ano? Hindi ko namang ginawa yun. Hindi kaya. Grabe. Tapos, pero ikaw naman talaga yun. Tapos, sasabihin mo, hindi po talaga ako makakatin ng light group kasi po, inutusan po ako ni Mama. Tapos, Mama, yan, nakita mo dun sa Emma, naglalaro. Akala ko, banak, hindi, pinayago na ako ni Mama eh. Huwag ganun. No, alam mo, maging committed ka sa light group mo. Kasi why? Committed din yan sa alin. Committed din sila kay Lord. Sama-sama tayong lalago. Amen ba? Light the blaze kung bakit tayo nandito. Why? Sama-sama tayong lalago. Amen? No? Sa susunod, no? Yung una, light kids, naging next gen, naging light ablaze, naging light young adults, naging couples, no? Tapos naging light elderly, boom, young at hearts. Because why? Lumago sa Panginoon, committed in Christ. At saka ba? Sige, palakpakan mo si Lord. No? Grabe talaga. Alam mo ba kung mag-uusap lamang tayo ngayon kung usaping commitment lang, no? Alam mo ba that He committed Himself to you first? Grabe. Alam mo si Lord, nag-commit siya unat sa pool sa'yo, sa akin. Nauna na siyang mag-commit sa atin. Alam niyo yon? Kaya kabataan, paalala lang, bago ka mag-commit sa kung sino man, dapat may pamantayan ka, may standards ka. Si Jesus, grabe mag-commit. Pag sinabing mahal ka niya, mahal ka niya. Hindi yung mahal kita. Pero bukas, iba na muna. Grabe, huwag ganon. No, tapos, kung sino-sino sinasabi mo, ano, I love you. Kakanta tayo dito ng, I love you, Lord. Tambira ka. And I lift my voice to worship you, my soul rejoice. Teka lang, dito si Crush. Hawakan natin ang mga kamay ng ating mga kapatiran. I love you. Gabi talaga. Sabihin mo sa katabi mo, kung ginagawa mo yun, magbago ka na. Ayan, no? Talagang iti-take mo yung chance mo, talagang didikit ka dun sa, ay, nandito si Crush. Saan ba si Crush sumuupo? Ay, dahil dyan, dito na din ako upo. Ayan, nakaupo ka ng ganyan. Tapos inaantay mo talagang, sana sabihin ni Pastora, maghawa kaming kamay. Yun yung prayer mo. Grabe, napi-prayer and fasting ka pa. Lord, I pray sa susunod na Sunday. Sasabihin ni Pastora, hawakan ko yung kamay ng katabi ko. Pero dapat, Lord, nandito ako sa kanan kasi baka mahirapan ako. Ano ka pa, no? Pero alam mo, magigiba yung motives mo kasi why? Committed ka din sa self-growth mo. Andiyan ka ba? No, tayo, habang bata pa tayo, dapat maintindihan talaga natin kung bakit tayo nandito sa church na ito ngayon. Alam mo talaga, indeed, si Lord, una tayo niyang minahal. He loved us first. No? Kaya naman, we are supposed to love Him back. Alam nyo yun, sila atin nyo, sila mga kuya nyo dito, yung mga coaches nyo dito, yung mga pastor nyo dito, no? Yung mga atit kuya nyo na tumatayo, yung mga coaches nyo, alam nyo, mahal kayo niyan. Kasi why? Committed din sila kay Lord. Kaya sa lahat ng mga naglilingkod dyan, sa lahat ng mga nandito sa lugar na ito ngayon, kung bakit ka nagpapatuloy, alam mo kung bakit ka nandito sa lugar na ito, kasi why? Una, ang commitment mo ay kay Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord. Ang palakang commitment mo si, ang commitment ko si Jesus talaga. Amen. Kaya sa mga susunod na Sunday, kahit hindi pumunta si best friend, ay best friend, may sakit ako. Okay lang, kasi nakakommit ako kay Lord, pupunta pa rin ako. Ah, akala mo dyan? Ah, ay, ayaw mong pumunta? Hindi, magla-light up place ako. Bakit? Kung ayaw mo, pwes, nakakommit ako kay Lord, pupunta pa rin ako doon. Andiyan ka ba?
Amen. Hindi yung, ay, hindi ka pwede pumunta. Pwes, hindi na din ako pwede. Ay, wala si best friend. Ay, ayoko pa man din. Ayoko pa man din nag-church nang wala si best friend. Kasi ba, mahihayin ako eh. Pero alam mo, pupunta ka. No? Pupunta ka kasi why na-commit ka kay Lord. No? Tatanggalin mo yung hiya. Dahil kahit nahihiya ako, dahil committed ako kay Lord, dahil may commitment ako kay Jesus, pupunta ako. Pupunta pa rin ako ng light ablaze. Amen! Amen! Tapos sa mga susunod na linggo, no? Grabe yung praise dito. Ano yung unang praise natin kanina? Ah, this is living, di ba? Grabe, magsisimula pa lang, tumatalon ka na. Grabe, nag-warm up ka na, wala pa nga. Gumagano pa nga lang yung worship leader dito. Are you ready to praise Jesus? Gumagano ka na? Yes, of course! Gaganon ka na because why? Grabe, kating-kating ka nang i-praise si Lord. Andiyan ka ba? Wala tangka na yung hiya, no, na habang, this is living now! Gumagano, tapos nakaganon ka lang. Tagal naman, ang tagal. Gaganon ka na. Pero alam mo yun, sa mga susunod na araw, sino dito, no? Grabe, magkaganon pa lang si worship leader. Mari mang palakpak. Hindi, unahan na kita. Magkakaroon na tayo. Ayun, praise God. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayun, ganun talaga. Si Lord nga namatay eh, pero nabuhay. Tingnan mo, namatay yung mic, nabuhay din. Andiyan ka ba? Oh, praise God. Kasi why? Committed kay Lord. Andiyan ka ba tayo? Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. All right. Kaya lahat date no, maaaring umatin tayo ng services. Sino dito umatin ng services ng Light Ablaze? Yeah. Hindi lang Light Ablaze, magpi-prayer works pa yan. Andiyan ka ba? Lalo ngayong linggo na parating, 16 to 20, kung may simbang gabi sa Katoliko, no? Magmaring simbang gabi mo na yan this week. Lord, may pinagpipray ako. Yung 16 to 20 na yan. Naku, maglalagablab yung bibig ko dyan. Siya, magpipray talaga ako. Come on! Andiyan ka ba, Lord? Gusto ko yung family ko maging buo, no? Maging solid yung family ko. Ipagpipray ko yan, Lord. 16 to 20, ipagpipray ko yan. Magkukumit ako dyan sa prayer and fasting na yan. Andiyan ka ba? No, maaring bata ka pa lang ngayon, hindi mo naiintindihan yun. Pero the more na bata ka pa lang at naiintindihan mo na kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo para kay Lord, sinasabi ko sa iyo, naku, congrats. Congrats. No, because why? May mga Christians tayong makakilala. Umaattend ng services, no, active sa ministry. Minsan pa nga, magba-Bible school pa yan eh. Kaso nga lang, hindi naman ibig sabihin nun, committed kay Christ. Grabe, grabe mag-serve yan. Oh, lahat yan, ako yan, bubuhating ko yan, ganyan. Tapos pag makikinin na ng word, kapagod, anong sinasabi? Ano? Grabe talaga, no? Magsi-CR na yan pag magigiving. No? Alam mo ba, hindi pala ibig sabihin na nandito tayo, meron tayong commitment kay Lord. Maring kasi nakakommit, yung commitment mo, nasa katabi mo pala nakalagay. Kaya ka pala umaten, kasi why? Buti na lang, andun si parentship. Pero okay lang yan. I don't invalidate your relationship, no? Pero kung bakit ka pumupunta dito, kung bakit ka tinatsaga mong umakyat dito hanggang third floor, baka gusto mong akyatin na din doon, no? Diyan sa sound booth. No, kung bakit ka pumupunta dito, sana, ultimately, ang number one reason mo, kasi gusto mong ma-experience si Jesus. Boom! 5 minutes left. No? Matapos na tayo. Number one point pa lang yun. All right. Pero number one pa lang. Teka lang. No? Number one. Yun pa lang yun. Ano yung unang point natin? Commitment to Christ. No? Because why? He committed himself to you first. Kailangan maintindihan mo yan. Mga kabataan na nandito, kung bakit ka nandito ngayon, kung bakit ka naglilingkod, Diyos, because you are committed to the Lord. And number two, ito na, you are committed or you have a commitment to the body of Christ. Andiyan ka ba? Sige, basahin natin anong sinabi sa Matthew chapter 22, verses 39 to 40. Anong sabi? And the second is? Love your neighbor. Aula na na.
Sabi nga, anong verse yun? Anong verse nga yun? Sige nga, Matthew 22, chapter 39, 40. And narinig ko lang kanina, ano, commandments. Ulitin natin, meron yung may conviction. Pakibabasahin natin, anong sabi? And the second is like it. Yung may conviction, love. All the law and the prophets hung on these two commandments. Sabi doon, love your neighbor as yourself. As important as the first one, sa nabasa natin, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, so is the second one. Anong sabi doon? Love your neighbor as yourself. Alam mo, kaya pala neighbor lang. Kasi hindi sinabi ni Lord na love the world with all your heart. Love the Lord, no, with all your heart and the world. Hindi sinabing the world, sabi doon, your neighbor eh. Alam mo yung neighbor? Yung katabi mo ngayon, neighbor mo yan. Kasi why nakasama mo? No, sila yung nasa circle mo. So, mahalin mo yan. Uy, tira mga kalalakihan. Mahalin daw kita. Teka lang, eto na ata yun. Hindi. Love them as you love yourself. Amen? No? Naniniwala ba kayo na hindi mo maaaring mahalin ang lahat ng tao? Sa mundong ito, one at a time, hindi mo mamamahal yan. Kaya ang sabi ni Lord, love your neighbor as yourself. Kasi alam ni Lord yung limitasyon natin. Hanggang saan lang tayo, kaya yung katabi mo, mahalin mo yan. Kung light group mo yan, mahalin mo yan. Kung coach mo yan, mahalin mo yan. Alright, kung first-timer ka dito, welcome. Alright, palakpakan natin yung mga first-timers. Alright. Amen. So before we try to love, we have to acknowledge our limitations. Kaya sabi na si Lord sa atin is, love your neighbor. That's why you have to define, kailangan mo maunawaan, sino ba yung mga neighbor mo? Sino ba yung mga nakakasama mo? Of course, yung family mo, love them. Andiyan ka ba? Yung mga tao na naka-circle sa'yo, mahalin mo yan. Alam mo, marami, unfortunately, no? Maraming Christians out there who don't belong to a church community. Nandito sila sa church, kaso wala silang community. No? I feel alone. Ah, ganun ka. No? Parang, andito ka nga, umaten ka, pero at certain times talaga, although it's fine, no? Minsan ikaw. Kaya that's why you have to be part of a light group. Amen? So dito wala pang light group. Tapos kamay, yung mga first time first. Ay, si Sam, wala ka pang light group, Sam? Di nga. Hindi ka pa nag-joke ka lang? Grabe, ang sama sa akong tingin sa akin ni Paolo. Grabe, sabi nyo, wala ka pang light group, Sam? Sabi na ka ni Paolo. Nagulat lang ako, hindi pa siya tumataas ng kamay. Nakaganon lang pala siya. Akala ko, nagulat naman ako. Pero yung lahat, no, dapat meron tayo, we have to be part of a community where, what, we are encouraged to do more for God, to do more for ourselves, at talagang lumago tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Nanitulungan ka bang lumago niyan? Alright. Amen. No? Or sinasabihan ko kanya, hindi, wag na tayo mag-church, maglaro muna tayo. Alright. No? Then, mabilis na lang talaga. Kasi second day, third points lang, nakikita ko sa screen. Pero you know what? Talagang walang bakil-bakil. But you know what, no? Sino dito magsasabi kung bakit ka nandito din is of course, malaking impact din yung alin yung katabi mo ngayon. Kaya sabi ni Lord, love God, no? And love your neighbor as yourself. Mahalin mo din yan. Kaya unang-unang sinabi natin dito na commitment in Christ first. Kasi kailangan mo munang mahalin si Lord bago yung katabi mo. Kasi why? Pag tinanggal lahat ng meron sa'yo, paano na? Amen. Pag tinanggal lahat ng ministry mo. Timing to, actually. Makahapon may nakausap ako, no? Sa light group ko. Sabi ko, ito yung preaching ko eh. Pero, alam mo yun? Pero you know what, no? Pag tinanggal lahat sa'yo, no? Pag ikaw, siguro ikaw, you're a wealthy person. Pag yung wealthy person, pag tinanggalan mo siya ng yaman, no, pag tinanggalan mo siya ng friends, tinanggalan mo siya ng connection, what else do we have? Ano na lang ang meron siya? Pag tinanggal sa kanya lahat ng ministry niya, yung talent niya, yung skills niya, tapos hindi siya committed kay Lord, paano na mawawala yan? Maaring sobrang galing mo, grabe, no? Sino may gawa niyan? Ay, si ano may gawa niyan eh. Kaso pag yan nakakommit, yung commitment niyan sa tao, goodbye. Andiyan ka ba? That's why you have to commit yourself first and then commit to the body of Christ. Kung sino yung body of Christ, ito yun, yung ating church. Sino dito mapalad or blessed because you are part of a church that is growing. Amen. Alam mo, no, we are blessed na tayo ay nagkakasama-sama tayo ngayon. No, alam nyo dati, nung kami-kami pa lang, siguro section lang nito yun, kami-kami lang yan. No?
Tapos pare-parehas yung mga mukha na nakikita namin every Sunday. Tapos mainit pa, pawis-pawis. Tapos mukha pa kaming mga butiki. Tapos sobrang payat. Nagawin kaming lahat. Come on, let's party! Kami-kami lang. Pero you know what? Because we are growing, we are committed to the body of Christ. Kaya naman, no? Ayan, ito na tayo. Sino dito thankful dahil may nag-invite sa'yo? Amen! Amen! Pasalamatan mo yung nag-invite sa'yo. Amen! Palakpakan mo naman si Lord sa buhay nila. Amen! Commitment to the body of Christ. Alam niyo kung bakit ako din nandito. Sabi nga ni Coach Rick Warren, sabi doon, it will be flash on our screens. Sabi doon, Jesus didn't say, if you love Jesus, the world will know we are His disciples. Pero ang sabi doon eh, rather He said, if you love one another, then the world will know that you are my disciples. Naiintindihan ba natin to? No, naiintindihan ba natin yan, youth? No, kasi sabi doon, no, hindi naman sinabi lang ni Jesus na, if you love Jesus, if you love me, your Lord, the world will know we are His disciples. Pero sabi niya, pag minahal mo yung katabi mo ngayon, no, malalaman ng mundo na ikaw ay disipulo ng Panginoon. Kasi why? Ang dali-daling, ang sarap mahalin ni Jesus. Pero yung katabi mo minsan, ang hirap mahalin niyan. Grabe, no? Ang hirap mahalin niyan. Teka lang, di ba sabi mo, babago ka na? Ilang beses mo lang ginagawa yan? Paulit-ulit tayo! Tama na! Wow! Itigil na natin to! Pero hindi, dahil ikaw ay nagmamahal, hindi kita susukuan, ipagpipray pa rin kita. Kasi why? Meron kang commitment. Ansa ka ba? Amen! Sabi mo sa kalahit group mo, sa kaibigan mo, walang sukuan to. Let's go for Jesus! Let's go for Jesus! Amen! Alright, so let's love. Alam nyo, youth, no, I'm down to my last point, but you know what? Minsan, we all live sometimes in a self-centered world. Me generation, dapat ako. Dapat ako ang nakikita. Dapat ako yun, dapat ako yan. No? Kaya ang andami-dami dito, sobrang conscious pag wala kang like sa Facebook or sa TikTok mo, dapat, hindi naman nila ako love. Hindi nila nilalike yung post ko sa TikTok. Hindi nila nilalike yung, nagpait nga ako ng profile picture, napapicture pa ako sa Beta Studios eh. Tapos, yung like sa akin, 12. Ano to? Ba't ganun? Sabi, sobrang self-centered. But you know what? Alam mo kung bakit ka gagawa ng mga bagay? Because why? You just want to glorify God. O kung gusto mo, you want to feel good about yourself, then it's fine. Pero yun lang mo yun, you have to, hindi mo na kailangan manghingi pa ng validation sa iba dahil mahal ka na ni Lord. Ansa ka ba? Commitment to the body of Christ, number two, and last but not the least, commitment to the work of Christ. Kaya kung tayo, aalis tayo sa lugar na ito, sana malakas yung commitment natin kay Lord. Sa lahat ng mga naglilungkod, please, kumapit tayo dahil yung commitment natin wala sa tao, na kay Lord. Ansa ka ba? Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Kung bakit, no, kahit paus-paus ka na, kahit na nagpagod ka na sa trabaho, wala ka pang tulog, Lord, pupunta pa rin ako kasi why? Ang commitment ko, wala sa tao, nasa iyo. Kaya ako gagawin yung pinaka-the best ko, Lord, kasi why? Yung commitment ko, hindi sa tao, para sa iyo. I want to serve you and I want to serve your people. Kung bakit ka nag-excel sa work, sa ano mo, sa work, sa school mo, kung bakit mo ginagalingan, because why? You also want to glorify God and you also what? You want to honor your parents. Sa lahat ng mga nag-aaral, galingan natin para kay Lord at para sa mga magulang natin. At para na din sa sarili mo. No? Hindi yung, grabe, 1.1 yung ano ko, average ko. Yung jiwa ko. Pupus ko yan. Siyempre, pero madami tayong 12 shares, grabe. 12 shares multiplied by 12, kung dami na nun. No? Talagang, ano mo, flex na flex mo yung jiwa mo, no? Talagang, pero I don't want you to come to a point na sobrang self-centered yung iyong motivation. No? We have to commit to our Lord, to the body of Christ, and lastly, kung bakit ko ito inabanggit, commitment to the work of Christ, because I believe God impressed to me, it says in the book of Matthew, chapter 28, verses 19 to 20, sabi doon, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Alam mo, kanina napag-usapan na natin that God called us to love the Lord, to love one another. No, we have talked about being committed to the Lord, being committed to the body of Christ. But you know what?
Sana this year, we are more also committed to the work of Christ. Winning souls and making disciples is still the name of the game. Marami parang hindi nakakilala kay Lord. Mari yung kaklase mo, mari yung pamilya mo. So I want you to be committed to the Lord first. Be committed kay Lord, maging committed ka kay Lord, no? Kung bakit ka pa rin nandito, kung bakit ka pa rin lumalaban, because why? Committed ka kay Lord. And right now, I want you also to commit to the work of Christ. Win souls. Kung meron kang pinagpipray dahil last year, hindi nangyari, ipagpray mo pa rin ngayon. Kung pinagpipray mo, Lord, next year, si Mama, makakasama ko na yun sa church. Lord, next year, yung kapatid ko, dadaling ko yan sa church. Lord, next year, yung kaklase ko, hindi pa nakakilala, dadaling ko yan sa church, ipapakilala kita sa kanya. Come on! Are you there? Still be committed to the work of Christ, and that is the work of Christ. No? Kung last year, hindi nangyari yon, sabi ni Lord, okay, meron pa rin naman ngayong year. Ipag-pray mo pa rin. Ipag-pray mo pa rin. Still be committed. Kung grabing on fire kang maglingkod noon, grabe ngayong year, sabihin mo, Lord, this year, mas magiging on fire ako sa'yo. Kasi committed ako sa'yo. Sa iyo ako nakakommit. Kung bakit nagbago ang buhay ko, dahil nakilala kita, Panginoon, na hindi dahil nakilala ko yung tao, nakilala ko si Jesus. Kailangan natin maintindihan yun, no? Every youth here in this house, kung bakit tayo nagpapatuloy, number one, si Lord, commit ang commitment natin, si Lord. Dahil kakabago lang ng bagong taon ngayon, alam mo yun, pag sinabi ng Lord, Nak, huwag mo nang gagawin yan, mali yan, itigil na natin yan. Ang gagawin mo, ititigil mo na. Amen. If it is unholy, then don't do it. If it doesn't please God, hindi nalulugod si Lord sa ginagawa mo, don't do it. Bakit mo gagawin yon? Kasi why? You are committed to the Lord. In Jesus Christ, you are committed to the body of Christ. Sa light group mo, kaya ka magtutuloy. Kung bakit kayo magla-light group ng tuloy-tuloy, because you are committed to the body of Christ. And lastly, commitment to the work of Christ. No, kanina nag-worship tayo ng I will worship you. Actually, that's one song na kinakanta natin sa retreat. Small spoiler. Pero you know what? Kung bakit natin wini-worship din si Lord because of His goodness. Amen? Kung bakit tayo binago ni Lord. Amen? Alam nyo ba? As I close and as I end, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, sabi doon, anong sabi? Stand firm. Bakit stand firm daw? Pag sa Tagalog yan, tumayo ka ng matuwid. Because naniniwala si Paul, no, na ikaw mapapagod ka minsan, isang araw, mapapagod ka. Andiyan ka ba? Minsan, isang araw, darating yung point sa isang taon, sa isang linggo siguro, magugulat ka, magbe-breakdown ka, Lord, pagod na ako. Ayoko na, kaya sabi ito, no, stand firm. Tapos ang sumunod, let nothing move you. Let nothing move you. Pero sino dito, mamumove ka talaga? Amen. Kuya Franz naman, kasi wala ka doon nung pinagdaanan ko yan. Totoo naman talaga yan. I don't invalidate your pain. Minsan isang araw talaga nung may makakasagasa ka. Grabe naman kasi Lord. Bakit kasi ganun yung ugali nun eh. Kaya parang ayoko na tuloy maglingkod. Kaya ang gagawin mo, aalis ka din. No? Pero I believe because this is the day that God is reminding us, Nak, sa akin ka na-commit, hindi sa kanila. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Always. Fully. Ibigay mo daw yung sarili mo sa Panginoon. No, yung ginagawa mo ngayon, kung bakit ka nandito nga, ulit-ulit tayo, kung bakit ka natutuloy, kung bakit ka nakaupusan ngayon, kung bakit umatid ka ng light group mo, kung bakit you want to bless the Lord, because why? You want to give yourself fully to the work in the Lord. Tapos, sabi daw sa last, sa last sentence, if we can flash the verse once again, as I end, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi masasayang yan. This year, I pray, light ablaze. No? Stronger in commitment. Pero ikaw yung pinaka number one, strongest. Grabe yan. Grabe, pagod na yan, pero tumutuloy pa rin yan. Grabe, ang dami nagtampo na yan, no? Sugatan na yung puso niyan dahil sa mga kung anong naririnig niya. Pero nagtutuloy pa rin.
No. Grabe. Ako na naman. Wala namang iba dyan. Puro na lang ako. Wala namang... Pwede naman sila ganyan-ganyan. No, tas hanggang sa napagod ka. Pero sabi doon, your labor in the Lord is not in vain. I hope, as we leave this place today, yung commitment natin ay matagpuan sa krus. Kay Jesus. After all, lahat naman tayo, we live for something. Lahat tayo, kung bakit tayo nandito ngayon. Magkakaiba yung ano natin, rason kung bakit tayo nagpapatuloy. But I believe, somehow, no, kahit konti lang, I know, meron kang sense of commitment. Kumapit ka pa, at sa pagkapit mo, tumuloy-tuloy ka. Sabi, oh, stand up. Light the blaze. Hayaan nyo akong iwan to sa inyo, no? It will be flashed on our screens. Sabi doon, bago ka mag-commit sa kung ano pa mang bagay, unahin mo muna mag-commit kay Lord. I believe kanina napag-usapan natin that we have to commit ourselves to the Lord first. Commitment to Christ. Taas kamay ng mga napagod last year. Amen. Pero nandito pa rin ngayong taon kasi why? Committed kay Lord. Kaya nagtutuloy kasi committed kay Lord. Nakaugat kay Lord yan. Nakaangkla kay Lord yan. Pagod na yan, kulang na nga lang yung kamay niya, nakataas ng ganyan, pero pagod na itataas yan, pagtataas ng ganyan niya. Kailangan na lang alin, kailangan na lang mag-aawak sa kanya ng ganyan, parang si Moses. Kaya you have to be committed to the body of Christ. Love your light group, be with your light group, fellowship with them, trust them. And if you have trust issues already, I pray that God will restore your trust to them. Keep on trusting. And lastly, commit to the work of Christ. I hope this year, as we run this race, as we run this year, I hope that we are going to aim to win one soul, just one soul. Maaring yung pamilya mo, maaring yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung classmate mo. Commit. Pag sinabi natin commitment, gagawin at gagawin mo yan, no matter what it takes. Kahit mapagod ka man. Kahit ano man ang mga ramdaman mo, magtutuloy ka. Because why? You have your commitment. This year, I pray, light ablaze, that you are going to value your word. You are going to value your promises to the Lord. You are going to value your commitment to the Lord. And start committing to your commitment. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. And let's be what? Let's be stronger this year. Hayaan natin yung ating commitment will be stronger like never before. Lord, maglilingkod ako dahil na-commit ako sa'yo. Amen. Shall we close our eyes? Let's just bow down our heads and allow me to pray for you all. Hallelujah, Jesus. We just want to thank you for today. Thank you for your word, God. Lord, alam mo po ang puso ng bawat isa na nandito sa lugar na ito. Lord God, even to those who are new here in this place, God, I pray, Lord, reveal yourself to them today, God. Marami na dito, Panginoon, tuyot na, pagod na, Panginoon, tired of running, tired of walking, God. We don't know what to do next, but Lord, we just want to thank you because, Lord, ang kami ay nakaangkla sa iyo, Panginoon. How you carry us last year is how you are gonna carry us even more this year, Jesus. So Lord, we are going to decide to follow after you. To follow you, Jesus. Lord, there's no turning back. Starting today, ang aming commitment ay sa iyo matagpuan, Panginoon. Let all the things that we are going to do, Lord God, be found in you. Only you, Jesus.
Lord, hayaan mo, Panginoon, to those who are serving, to those who keep on attending, Jesus, God, I pray. May a reason to give you glory, Panginoon. To always bless your name, Panginoon, to why we are doing things, to why we are still here, to why we keep on running this race, kung bakit kami nagtutuloy, because we are committed to you, Jesus Christ. Hallelujah, let's worship God in this place and let's all declare this song. I have decided to follow Jesus, no turning back. Sabi mo sa Panginoon, no turning back. I have decided to follow Jesus. Sabi mo, like the place no today. Turning back. No turning back. Sabi mo sa Panginoon, no turning back. I have decided to follow Jesus. Sabi mo sa Lord, that's right. Come on, from no the left to the right. Back. And front to no the back. One more time. Sa aming napag-usapan ngayon, Panginoon. Lord, I pray. Maging buto ito sa aming mga puso, Panginoon, sa aming pag-alis sa lugar na ito, mamaya, Panginoon. At sa pagtulog namin, mamayang gabi, Panginoon, we will have a stronger commitment in you, Lord God, throughout the year. Pagod na ako kayo, Panginoon, na gumawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa mga mata mo, O Diyos. If it doesn't glorify you, Lord, we don't want to do it, God. Pag ayaw mo, ayaw ko din, God. If you want me to serve God, we're going to serve you. Wherever you go, Lord God, we are going to go there for you, Lord. When you say, Lord, gagawin namin, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa lahat ng mga napagod last year, Lord. And is trying to recollect themselves today. Lord, remind them na nag-una silang nag-commit sa iyo, hindi sa tao, Panginoon. Lord, rekindle the fire. Kung paano silang on fire na naglingkod noon, Lord, pag-alabin mo, Panginoon, pa yung kanilang mga puso, Panginoon, upang maglingkod sa iyo. Because, Lord, you are worthy to be praised. You are worthy to be exalted, Lord God. You are worthy, Lord God, to be worshipped, God. You are worthy, Lord God, of our everything. Lord, I just pray also, Lord God, for those youngsters here, Lord. Lord, sa kanilang mga murang edad, Panginoon, maaring hindi pa nila naiintindihan, Panginoon, ang aming napag-usapan. But Lord, I pray. Lord, itanim mo sa kanilang mga puso, Panginoon,
that this year, God, they will be committed to you. Maglilingkod sila dahil sa iyo, para sa iyo. They will be more submissive, Panginoon. They will be more obedient, Panginoon. Lord God, also Lord God, they're going to multiply, Panginoon. Lord, kung paano ito, Lord God, lugar na ito, Panginoon. Lord, sa mga susunod na mga Sundays pa, Panginoon, ang problema na namin, kung paano kami magkakasa sa Light Ablaze, yes, Panginoon. Kung paano kami mag-worship dito, Lord God. Lord God, you're going to multiply, God, because we are going to commit to the work of Christ, Lord God, and that is to win souls and make disciples, Panginoon. So Lord, I pray, pag-alabin mo ang mga puso ng bawat Light Ablaze dito, Panginoon, upang mag-win pa, Panginoon, na kanilang mga kaklase, Panginoon, na kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Lord, give them that fire back. Give them that dream back, Panginoon. I pray, Panginoon, na pangarapin din nila, Panginoon, na mag-win pa ng kaluluwa, God. Lord, so many things to be thankful for to you, God. Ang daming bagay na dapat ipagpasalamat namin sa iyo, Panginoon. But Lord, napapasalamat kami, Lord, dahil una kang nag-commit sa amin, O Diyos. Kahit pasaway kami, Panginoon, Lord, nag-commit kang mahalin mo kami, O Diyos. Kung paano mo kami minahal noon, Panginoon, minamahal mo pa rin kami ngayon. At patuloy mo kaming minamahal, Panginoon, for the rest of the year, God. Sa kabila ng aming mga kainahan, maraming salamat because una, God, ikaw ang unang nag-commit sa amin. Like the blaze, I want you to understand that that's how God loves you. So we lift up our hands today. Maribang itaas natin ang ating mga kamay. And let's all pray. Lord, nakikita mo ang bawat kamay, Panginoon, na nakataas ngayon, Lord. Lord, I pray that this year, kung sino yung aming nakita, Lord, ngayon, January 15, sa mga susunod na mga linggo, Panginoon, sila din yung makikita namin, Lord God, bago matapos ang taon na ito, Panginoon. They will remain here. They are going to grow here, God. Because, Lord, they are committed to you, Panginoon. Not in the church, but you are they are committed sa iyo, Panginoon. Yes, Lord God, nakikita mo ang bawat isa na ito, Panginoon, Lord God. And also, Lord God, I pray, bigyan mo sila ng mga puso, Panginoon, na mag-aalap para sa iyo, mag-aalap para sa kapwa nila, mag-aalap para sa pamilya nila, para sa mga pangarap nila, Panginoon. Lord, I pray for their success also. I pray that they're going to commit to you, to the body of Christ, and to the work of Christ. Shall we lift up our hands? Itaas natin ating mga kamay. Let's all receive the prayer blessings today. The Lord keep you. I receive. The Lord's face shine upon you. I receive. The Lord give you hope. I receive. The Lord give you peace. I receive. The Lord sustain you. I receive. The Lord will give you a strong, committed heart to serve Him. I receive. Lord, maraming salamat, Panginoon. And Lord, may your glory be displayed over this light that blazes here in this place. We magnify you, we praise you, and all this we pray in the matchless name of our dear Lord Jesus Christ. And everybody shout out loud. Amen. Amen and amen. Let's celebrate. Come on, let's give God the best cup of praise today. Hallelujah. Are you ready to worship God today? Come on, somebody shout hallelujah. We worship you, God, in this place. Come on. And today we will go in and sing to the Lord. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I made my decision. Come on, sing it out to the Lord. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love. This freedom's untainted with you. No moment is wasted. Are you ready, church? Come on, let's sit down. See the sun, I'm bursting through the clouds, black and white. There's a color all around. All this still in the same. Come on, let's jump to the Lord. This is living now. Woo! This is living now. You lead the way, got you right beside me. In your love I'm complete. It's nothing like living with you. It's life you created out to. See the sun! See the sun, I'm bursting through the cloud. Black
and white. Cause you call her on a rock of the sea in a saber rock. Come on, let's worship God in space. This is living now. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want, and this is living now. Hallelujah. This is living now. Oh, you take me higher. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Come on, let's give God the best couple praise. Come on, your pinakamataas, come on. We worship you, Jesus. And today we're going to declare. See the sun now burst into the clouds, black and white. There's a color all around. All this dew in a savor I am found. Come on, sing out to the Lord. See the sun now burst into the clouds, black and white. There's a color all around. All this dew in a savor I am found. See the sun. Come on, show! There's a color all around. All this new, we need a savior. Come on, shout to him! This is living now. Worship you. This is living now. Oh, you take me higher. You take me higher. It's your perfect love that sees me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Hallelujah! Amen. Tapos na po ang ating Light of Blaze service. Maraming salamat po. See you next week and shine for Jesus. Amen. Bago po tayo umuwi. Alright, andyan po nakikita po natin si Coach MM. Nakatas po ang ating, ayan, sa mga wala pa pong light groups, punta po kayo kay Coach MM. At sa mga first-timers, lapit din po tayo sa kanya. Maraming salamat po and God bless us all.